Good morning guys! Welcome to another Apps Venture. Pero actually gusto ko lang share sa inyo yung naging adventure ko sa mga nakaraang linggo. Ngayon medyo puyat pa dahil katatapos ko lang panoorin yung Umbrella Academy Season 2 at sobra-sobrang nakakabitin. I want Season 3 now. So medyo puyat pa kasi nakatulog ako ng mga 5 para tapusin yung 8 episodes tapos gumising ako ng 10 to finish yung final 2 episodes kanina. Season 2 is way better than Season 1. Kudos, Umbrella Academy. Sana bilisan niyo yung paggawa ng Season 3. At ang Umbrella Academy ay may kinalaman sa gusto kong i-share na adventure na ginawa ko sa mga nakaraang linggo. Pero bago ko ikwento sa inyo yung naging adventures kong yan, sa mga hindi nakakaalam ng Umbrella Academy, isa to sa mga series sa Netflix and tungkol to sa 7 magkakapatid na actually they were adopted by a billionaire na pangalan na si Reginald Hargreaves. Tapos yung mga magkakapatid na to, meron silang kanya-kanyang superpower na gusto ko rin magkaroon. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood ng Umbrella Academy guys, panoorin nyo. Sa mga may hilig sa mga superpowers, watch nyo na yung Umbrella Academy Season 2. Game! Ngayon napapansin nyo, dalawang gilid ko. Ito yung medyo pinagkakaabalahan ko the past few days, weeks. Sa mga nakakakilala sa akin, you know naman na talagang mahilig ako sa mga toys. Kaya dito gusto ko rin magkaroon ng kahit small collection lang ng mga toys. Ayoko nang patagalin pa. I'm so excited to share with you all kung ano yung mga nabili ko. Simulan na natin. Sa Virgin Megastore ko siya nabili. They are Funko Pops. Actually, first time ko lang mag-collect ng Funko Pops kasi ang mahal nito. Sa Pilipinas, nakikita ko nito dati, pero ang mahal. Kaya nung nandito, nung medyo nakaipon-ipon na tayo at medyo kahit papaano nakaluwag-luwag, sinimulan ko na din bumili. Iba yung nadadala niyang happiness. Parang feeling ko nare-relax talaga ako every time I see toys. Lalo na kapag stress talaga ako. Kung yung iba, they eat sweets. Ako naman, I buy toys. Nung talagang pumupunta ako or dumadaan ako sa mga toy stores. Tapos kapag nakikita ko talaga yung mga toys, yung parang ang gaana ng feeling ko. Sobra-sobrang nare-relieve yung stress ko. Hindi ko alam kung paano. First time ko kasi magagawa ng unboxing ng Funko Pops Virgin Megastore Haul. So let's start with number 1. Please welcome Luther. At ang power niya ay super strength. Iniwan siya ng tatay niya sa moon. Tapos para makasurvive siya doon, in-injection? Basta yung tatay niya nag-inject sa kanya ng serum or something na specimen na galing sa gorilla. Kaya yun, kung mapapansin niyo yung skin niya, mabalahibo yun. So, parang medyo hawig kami ng buhok. Joke lang. Let's open it. Yun. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo or nakikita nyo yung happiness ko ngayon, pero promise, ang saya ko. Ito na siya. Medyo mahal lang din talaga, pero yung pera naman kasi kaya natin kitain ulit yan. But yung happiness na mararamdaman nyo once you touch, once you buy yung toy, yung nabibigay nun sa'yo, hindi matutumbasan ng pera yung happiness na mararamdaman mo. Yan si Luther. Let's proceed sa number 2. Ito naman, yung isa dito, akala ko talaga hindi ko siya mahanap kasi dun sa branch na pinupuntahan ko ng Virgin Megastore, wala na talaga. So, buti na lang dun sa Mall of Qatar. Ang dami. Buti na lang talaga nakita ko siya. So, I want you to meet guys. Number 2. Ayan, kilala nyo naman siya. He is Diego. Si Diego naman magaling to sa ano eh. Sa pakikipag-combat. Tapos yung mga weapons niya, kaya niyang ibahin yung direction. Open na natin siya. Let's meet Diego. In Funko Pop version.
Ay, wait. Alam nyo, every box pala may sinasabi sila. Like kay Luther, only my father calls me number one. Let's all call him Luther kasi dati niya lang doon tumatawag sa kanya number one. Diego naman, may sinasabi siya, you were right, life's too short. Careful. Grabe talaga yung adventure ko this past few weeks. Sobrang I'm so happy. Best adventure so far. Hindi, joke lang. Yan. Ito naman siya. So may hawak siyang ano, yung knife niya. Yung trademark niyang knife, hawak niya ngayon. Sa season 2, yan, nakita niyo rin niya. Si Diego, nakamask siya. Isa to sa mga huli kong nabili. Akala ko talaga di ko na sila makikita. So thanks Diego, nagpakita ka sa akin. Ngayon naman, si number 3. Isa to sa parang pinaka-unique na superpower na napanood ko. Ano, kakaiba, chismis. Chismis yung kapangyari. Dapat Pilipino yung character na. Pagdating sa chismis, Pilipino. Let's meet Allison. I heard the rumor that I blew your mind. Number 3. Ooh. Wait lang. Huwag excited. Magpapakita ka din mamaya. Relax, relax. So excited ka siya magpakita. So yun nga, sinabi niya, I heard the rumor. Tapos alam niyo sa season 2, grabe ang daming bagong characters. Tapos ini-imagine ko kapag lahat sila ginawan ng Funko Pops. Wala na talagang pera. Ubusan lahi talaga to. Pati patot panabla na. Pero kasi yung mga characters sa season 2, parang lahat may dating yung characters nila kahit na basta ayoko magkwento. Panoorin nyo na lang, ayoko magkwento. Ayoko maging spoiler. Guys, kunyo kung ano, hindi ko talaga alam kung paano mag-unbox ng mga Funko Pop. So, I'm just doing kung ano yung nagagawa ko ngayon. I forgot to ano. Guys, if you are not yet subscribed on my YouTube channel, di ba? Midway ko na siya nasabi. So, if you are not yet subscribed on my YouTube channel, please don't forget to click that subscribe button, yung notification bell, of course, the thumbs up, and comment down below, and kung may time pa ako extra, share nyo na rin itong video ko. And meet Allison. I heard the rumor that I blew your minds. Tapos ang ganda rin ng kwento ni Allison sa season 2. Allison, number 3. Naniniwala ba kayo lahat tayo talaga mananatili talaga sa atin yung pagiging bata natin? Ako ganun talaga. Ewan ko kung bakit parang ang hilig-hilig ko sa toys. Well, siguro kasi nung bata talaga ako, wala talaga akong laruan. Wala talagang pambili. Wala talaga. Pero okay lang. Naging masaya pa rin naman yung childhood ko. Pero ngayon na kahit papano, kaya na nating makabili ng mga laruan. So, grab ko na yung opportunity na makabili ng laruan. Kasi masaya. Masaya maging bata. Tapos, alam niyo yung mga laruan. Talagang nilalaro ko siya. Kahit hanggang nilalabas ko sa box. Tapos, tinitingnan ko, nilalaro ko. Minsan nga katabi ko basta napagtulog. Seryoso guys. Huwag nyo rin i-deprive yung sarili nyo na maging masaya. Kung ano man, actually, kung ano man yung hilig nyo, yung hobby nyo. Kung ano man yung gusto nyong i-collect. Kung ano man yung gusto nyong bilhin. As long as you are not spending beyond your means, okay lang yun. Sometimes you need to spoil yourself. Pero syempre, huwag din minsan kalimutan yung mga responsibilidad mo. So, basta ano lang, be responsible lang sa pag-spend ng money. Sa akin pa talaga nang galing. Sige, natin ko na kayo sinasabi. Proceed na tayo kay number 4. Number 4, where are you? Yan! Kilala nyo ba siya? Oops. Yan, tapos check mo natin yung sasabihin niya. Sabi niya, sobriety is super overrated. Siguro isa to sa mga pinakamagandang details. Nakikita nyo tuwing Pasko at Berman, sinda joke lang. Si Klaus, isa to sa mga weird characters na minsan nakakainis na. Let's get started. Kaya niyang makipag-usap sa mga dead na, sa mga patay na. Parang yun naman yung superpower niya. Tapos kaya niya rin
gamitin yung spirits ng mga patay na yon para makipaglaban sa season 2 na kanya. Ito naman yung trademark na yung tattoo niya sa dalawang palad niya. Hindi lang kita dito yung isa yung hello, dito yung goodbye. Siya lang din yung nakakakita kay Ben sa mga kapatid niyang patay na. Klaus. Number 4. Next natin is number 5. Ang sabi niya, hindi, sabi dito, the kid wants coffee. O, diba? Ang kabata-bata milig sa coffee. Well, actually, kaya ganito si number 5 kasi actually matanda na siya, parang 58 something na siya. Pero parang 10 or 13 years old yung pinaportray niya dun sa series. Kasi nga, natrap siya. Dahil kaya niyang mag-time travel. So, let's meet number 5. Ang ganda rin ito talaga. Ang ganda nito. Naka-uniform siya. Tapos yung suot niya, ito talaga yung trademark niyang damit sa series. This is number 5. Tapos yung pangalan niya, hindi sinasabi. Tatay niya lang nakakalam. Siya ang coffee buddy ko. So now, let's proceed sa ating last 2 Funkos. Number 6. Octopus. Ben! Ito yung sinasabi ko sa inyong patay na, pero naging kasama to ni Klaus, nakakausap niya. Namatay siya sa isa sa mga mission. Pero actually hindi clear kung paano siya namatay. Sabi nga yun sa isa sa mga mission. Or dahil, alam niyo ba, yung basta yung power niya kasi para siyang may monster or parang octopus dun lumalaw sa torso niya. Yun, ang octopus. Tapos kasi ang octopus pala kapag parang paano ba, nade-depress? Yun ba yun? Parang ganun. Basta parang may nararamdaman silang ako ko pa nagde-depress or anxious sila, tapos kinakain nila yung sarili nila. So parang isa sa mga theories yun ng pagkamatay ni Ben. Dahil nga parang ganun yung monster sa katawan niya. So parang kinonsume siya nung monster sa loob niya. Tapos si Ben, Asian siya eh. O ano nga pala, hindi sila biologically magkakapatid. Ang sinabi ko naman yun, di ba? Adopted sila, they were born on the same day in 1898. Basta. Kalimutan ko. Sabi niya dito, super dead. Yes, he is. He is super dead. Noong una, nung nakita ko, sabi ko parang ang corny. Pero nung binuksan ko siya, ang ganda pala. Ang ganda ng ano niya dito. Hey. Yung color niya blue kasi nga, patay na siya. So parang ghost na siya. Ito yung laging kasama ni Klaus. Kasi siya lang yung nakakakita. Pero ang ganda ng details sa personal, guys. Yan naman yung power niya, yung parang monster. Si Vanya rin. Oh, yan. Nagpa-violin siya dito. Parang may mukha siyang card. So, ito si Vanya. Ang pinakamalakas sa kanila magkakapatid. So, number 1, Luther. Number 2, Diego. Number 3, Allison. Number 4, Klaus. Number 6, Ben. And number 7, si Vanya. Sila yung mga na-collect ko sa mga nakaraang araw, linggo, and I'm so happy. Actually, meron ako 3 kulang pa, si Pogo. Yung isa sa mga experiments din ng kanilang magulang. Si Pogo, basta siya yung unggoy na from Africa, Congo, from Congo. Tapos, yung dalawang from commission, si Hazel, saka si Chacha. I'm so happy. Sobrang saya ko, guys, na kahit papano, may napaglilibangan ako dito sa malayong lugar. I'm planning to buy some more. Sa mga Funko experts dyan, guys, help naman some advice, tips sa pag-collect ng mga Funkos. Nag-start lang ako ng birthday ko, July 19. Nag-download na rin ako ng Funko app para updated tayo sa mga bagay-bagay. Happy naman ako sa kanila kahit mga regular Funkos lang. Thank you, guys, and sana magsama tayo ng mahabang panahon. Okay. Pero, may last pa ako from Geek Nation. Hindi siya Umbrella Academy, pero ang bigat niya.
Funko din na binili ko. Kasi naastigan lang ako. Tapos galing siya sa Frozen 2. Ay, nakita niyo na. Frozen 2 Earth Giant. Wala lang, parang ang angas lang kasi ang laki. Kasi ang bigat, kaya binili ko siya. Kaya nga hanapin ko na lang si Queen Elsa para may babantayan siya. Ang bigat, ang ganda. Parang bato talaga, Earth Giant. Tapos maganda ko na kung bumili ka ng mga kahit tatlo or apat. Tapos nasa gitna si Queen Elsa. Para talagang poprotectan niya. Parang sakit. Parang bato talaga yung pinanggawa dito. So that's it guys! Pakita ko na sa inyo ang aking first ever Funko Pop haul from Virgin Megastore and Geek Nation. Ang nag-isang Earth Giant. So kayo din, kung meron kayong gustong i-collect, kung meron kayong hobby, and you think that it will make you happy, then do it guys. And hindi yun nakaka-apekto sa kung ano man yung ginagawa nyo ngayon. Ano lang, life-work balance lang. Enjoy lang. Sabi nga ni Diego, life is too short. I'm just a happy kid right now. Na-enjoy ko siya, na-enjoy ko talaga. So yun lang. Maraming salamat guys. Please, if you like this video, give it a thumbs up, subscribe on my YouTube channel, like, comment, and share, and don't forget to enjoy your life. So once again, I'm Jason Abelio, and this is my Funky Funko Pop adventure. God bless everyone. Ben 10. See you on my next adventure!